kasi nagtala, magandang gabi sa inyong lahat. Kung bago ka po sa channel ko, huwag po kalimutan mag-subscribe at i-click lang po ang tatlong button na yan na nandiyan po sa harapan ng screen nyo. Maraming salamat po. At ito na po, sisimulan na po natin. At sa tumulong sa akin, bro, maraming salamat sa iyo. Sana hindi ka magsawa sa pagsuporta at pagtulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat sa iyo, bro. Ngayon po, kaya po ako nag-live kasi eto, lalo na ngayon sa pandemic. Dapat sa atin, lalong-lalo na ngayon sa mga nangyari sa atin sa Pilipinas. So itigil na muna natin ang pamumulitika. Dapat magkaisa tayo. Dapat niya magtulungan tayo. Hindi yung kung ano-ano pa yung ginagawa nilang paninira sa pamahalaan ngayon sa Duterte administration. So sana man lang imbis na batikusin nila yung pamamahala ni Duterte o kung ano man butas ang hinahanap nila, dapat tumulong na lang sila at maghanap na rin ng kung ano yung ikaganda o solusyon para matapos yung pandemic. Dapat magkaisa tayo, hindi yung namumulitika ka, hindi naghahanap ng butas, sisilipin yung gobyerno na walang nagawa sa mga pro Duterte at anti Duterte. Itigil lang muna po natin. Sana po magkaisa po muna tayo. Dahil tayo rin po ang nahihirapan dahil sa pandemic po ngayon. So kung lahat po tayo may kanya-kanyang bangayan o kuro-kuro, isang tabi po muna natin. Ang mahalaga po ngayon yung magkaisa po tayo para sa malutas ng maaga ang pandemic. Kasi kung hindi po tayo magtutulungan, lalong-lalo na po ngayon sa nangyari sa atin, dahil lahat po naman po wala naman po talagang mga source of income yung talagang nakukuhan la every month. So ang gusto ko lang mangyari magkaisa tayong lahat, magtulungan po tayo, hindi po yung batigos tayo, tira dito, tira doon. So wala naman po perfectong namumuno sa pamahalaan lahat po yan. May pagkukulang, may pagkakamali. Hindi po lahat na susustentuhan o hindi po lahat na bibigyan ng ayuda o lahat po ng nakaupo sa pamahalaan hindi po lahat ay matitino. So ngayon po nagkaroon po tayo ng isang matinong pamamahala. So matino man o hindi ang nakaupo, lahat po may batikos. Lahat po may rally. Lahat po may tira. Ito naman kasi yung sila tulad nila Trillanes. Na? Instead na namumulitika sila o matigos sa pamahalaan, gumawa na lang sila ng hakbang kung ano may tutulong nila. Diba? La Rizon Tiberos, lalo na sangkot ngayon sa mga animal niya sa PhilHealth. So, dapat lang tumulong na lang sila. Mag-isip na lang sila kung ano yung kaganda, kung sino man. Yung mga artista na bumabatigos, yung mga artista na nag-rally. So, inuudulo ko naman sila. Dapat, ang gawin na lang nila, isumuporta na lang sa pamahalaan kasi binoto nyo na yan naboto na ng taong bayan yan. So dapat yan, supportahan na lang natin. So lahat naman kasi ngayon may ginagawa. So hindi lang talaga naaabot sa pinakamababa sektor ng tao. Kasi nga, kahit sa barangay, may korupsyon. Hindi talaga nawawala yan. Dahil ang tao, hanggat may pera, may korup. Kasi, ang pera sa panahon ngayon ang bumubuhay sa tao. Yun yun. So kaya ang gusto ko lang magkaisa, magtulungan. Ha? Hindi yung kung ano-ano pa yung mga nangyayari na pinapatigos pa, sinisil pa yung butas, binubutasan pa. Ha? Kung ano-ano na yung nangyayari sa atin, andun pa rin sila. Patuloy pa rin sa paninira. Yung mga dilawin na yan, anti-dilawin o pro-dilawin, tigil nyo na. Kung ano man yung ano nyo. Kasi lahat naman gustong mamuno Lahat naman gustong magkaroon ng kapangyarihan. Lahat naman abusado. Diba? Pero, hindi ko nila lahat. Inaabuso nila yung kapangyarihan, pero ginagawa nila yung tama.
para sa tambayan. Meron namang inabuso ang kapangyarihan, eh pansarili lang. Ha? So dapat magkaisa. Itigil na muna yung anti-Duterte, pro-Duterte. Magtigil muna tayo sa pagbabangayan natin. Lahat naman tayo magagaling eh. Lahat naman tayo may utak. Diba? So wala namang bobong tao. Walang nilikhang bobo. Lahat may utak. Para man sa ganun, eh magamit sa tama. Hindi yung taong konti ang kaalaman, idadagdaga mo pa ng mas nakakabobong nga kaalaman, eh lalong nawawalan tao. Para nagiging nga na lang. Diba? So, dapat sa panahon ngayon, eh magkaisa, magtulungan tayo. Hindi yung kung ano-ano yung mga ginagawa nyong paraan para pabagsakin ng gobyerno o pabagsakin ng pamahalaan Duterte dahil sa mga nangyayari, lahat yung sinusumbat. Sa mga panahon na wala pa si Duterte, eh panahon pa ng nakarang administrasyon, eh sinusumbat din sa kanya. Eh hindi naman siya nakaupo nung time na yon na lumabas yung ganun, yung K-12 na yun. Hindi naman kay Duterte yun eh. Kaya huwag nyo isisi sa Duterte administration. Dahil yung K-12 niya, sa panahon pa nung nakaraan administrasyon niya ng Aquino. Ha? So sana lahat, isipin nyo rin, hindi yung tira kayo ng tira. Kasi although yung presidente natin eh, matanda na. Diba? Kung ano yung mga pagsasabi nyo, siyang matandang presidente na lahat ginagawa ng paraan, na lahat ng ginagawa niya para sa bayan. So ngayon lang nararanasan at ngayon lang na nararamdaman ng mga taong bayan na nakakilala sa kanya, lahat ng mga bumoto. So nangyayari naman eh. So meron lang sigurong iba, siguro yung mga dinaam ng mga nasagasaan. So hindi may iwasan niya sa politika. Kaya maraming namumulitika dahil mga nasasagasaan yung kanilang mga negosyo. Diba? Yung mga malalaking negosyo na sasagasaan. So siyempre yung mga nagtatrabaho, mga trabahador ng isang kumpanya, eh natural, sisihin ng gobyerno. Dapat hindi nyo sisihin ng gobyerno eh. Sisihin nyo yung kumpanya kung bakit yung panahon na yun hindi nila inayos. Tapos kayo ang gagamitin para mag-rally. Diba? Kayo ang ano yun. Diba? So isipin nyo. Mali lang isang kumpanya. Ang sino magtutulak ng para mag-ano. Yun na sa mababa. Ha? Mga trabahador o kasosyo o kung sino ka man mga kasosyo na yan. Diba? Tigil nyo na. Mali na eh. Diba? So itinatama lang ng gobyerno natin. Di ba nga kayo pag pinagalitan nyo ang anak nyo o pinagalitan kayo ng magulang nyo, di ba sinasabi, nak, mali ang ginagawa mo. Hindi yan dapat ang gawin mo. Ito ang gawin mo. Di ba? Yung mga bata, tinuturo natin kahit sa akin, sa magulang. Tinuturo sa akin ng kabutihan. Tinuturo sa akin ng tama. Di ba? Pag mali ang ginawa, pinaalalahanan tayo na mali ang ginawa mo, ganito. Ito dapat ang gawin mo, yung tama mo. Yung tama para sa ganon. Eh, hindi ka baluktot. Di ba? So lahat tayo, ha? Itinatama lang. Lalong-lalo na ngayon sa pamahalaan Duterte, itinatama niya lang ang lahat na mali. Itinutuwid niya lang ang daang baluktot. Hmm? Yung mga nakasanayan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga nakaupo sa mga sa gobyerno o sa mga samang antas ng gobyerno, sinasamantala nila. Dahil yun ang nakagawian nila, mga maling sistema. Kota, maling sistema. Itinatama lang. So ngayon, itinatama ang ginagawa. Ha? So lahat ngayon, lahat ng butas sa gobyerno, lumalabas na. Lahat ng katotohanan, lahat ng baho, kung sino-sino ang mga kasabwat, kung sino-sino ang mga taong mandarambong. Diba? Ngayon natatakot kayo kung bakit lumalabas yung katotohanan. Tapos yun, tira kayo ng tira. Diba? Sabi nga nila,
walang paho na hindi sumisingaw at walang paho na hindi nangangamoy. So alam niyo na siguro yan, mga kasinagtala. Kaya ngayon sa panahon ng pandemic, tigil na muna natin yung ano, iisang tabi muna natin. Mag-isip tayo, tayong lahat, kung ano yung maitutulong natin sa kapaligiran natin, sa paligid natin, sa kapitbahay natin. Ha? Kung hindi man tayo maabot ng nasa taas, tayo na mismo ang gumawa. Pagtulungan tayo sa isang barangay, tulong-tulong, ganito. Kung anong gagawin, kung anong masaabuti. Ha? Kasi hindi na makakayanin ng gobyerno yan kung wala yung mababa ng sektor, lalo yung mga barangay, mga tanod, lahat ng mga frontliner. Saludo ko sa inyo lahat. Lahat ng mga frontliner, saludo ko. Pero sa mga taong pasaway na hanggang ngayon pasaway pa din, hindi na natin pasaway, dahil likas na talaga yan, mga pasaway. Kahit ako lang, pasaway ako. Pasaway naman talaga. Kaya kung ako sa inyo, kaisa tayo. Peace. Sabi nga, para sa ganoon, magkaroon ng unawaan at kakaintindihan tayong lahat. Hindi nagbabangayan tayo hanggang ang pandemya, lalong lumalaki, kumakalat. Saan ka nakakita ng social distancing pero magkakadikit? Saan ka makakita ng wearing face mask pero wala? Diba? Saan ka makakita ng bawal yung inuman pero may singalong? Thank you for watching out for Pete. Saan nakakita nakatanggap ng ayuda pero nagsusugal? Diba? Saan nakakita? Dahil nakikita mismo. Kahit ikaw sa sarili mo, alam mo kung sino. Diba? Lalong-lalo na yun sa mga nakatira sa mga squatter, mga iskiskinita, mas madalas, yun ang nasisilip. Diba? Pero yung mga malalaki, diba? Busog na busog ang bulsa. Kaya ako sa inyo, itigil nyo na. Anti-Duterte ka man, o pro-Duterte ka man, o anti-dilawing ka, o pro-dilawing ka man, kahit anong sektor po tayo ng lipunan, magkaisa po tayo. O artista ka man, ha? Kung anong sektor ka man ng lipunan, tigil na po muna natin. Ang isipin po muna natin, paano natin malutas at paano matigil ang COVID o yung pandemic na lumalaganap, na pumipinsala sa atin ngayon. Dahil hindi lang ikaw, ako, sila at sino man, kung sino man siya, ang naapektuhan. Lahat tayo apektado ng pandemic na yan. So kaya ang dapat natin gawin ngayon ay magkaisa, magtulungan. Hindi yung bangayan kayo ng bangayan. Mag-isip tayo. Tumulong na lang tayo. Pagkatapos ang pandemic, kakaya bumana. Ha? Kaya ano natin yun, ang kailangan natin yun. Magtulungan, magkaisa. Paano natin malutas o masugpo ang pandemic na lumalaganap o sumasalanta sa atin. So, ayun ang kailangan natin gawin. Nasa ganon, eh matapos na po at wala na po nangyayari o namamatay sa pandemic na hindi naman natin alam. At bumalik na po tayo sa normal. Ha? Para maging maayos po lahat. Maging normal na po. So, shoutout nga pala kay Dig sa tumulong sa akin. So, shoutout sa inyo lahat. So, maraming salamat.
At sa lahat na mga nag-follow sa akin, sa mga nag-like sa channel ko, marami sa inyo, maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat.